Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ilagay mo ito sa sapatos. Ngayong October 17, full moon. Siguradong sunod-sunod na swerte at pera ang darating sa iyo at magkaroon ng pagkakataong maging milyonaryo. Kung kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga ritual, ng mga pampaswerte, higit sa lahat sa kapangyarihan ng buwan, at nagnanais ka na umangatang iyong buhay, tuluyang yumaman, at matupad ang iyong mga pangarap, ay narito ang maari mong gawin at gawin mo ito sa loob ng iyong tahanan. I-manifest at i-claim mo na agad sa iyong sarili na ito ay magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon at ang iyong pamumuhay ay mababago na ng tuluyan. Maari niyo itong gawin sa gabi ng full moon upang maakit ang pera at swerte. Kailangan po lamang na bago niyo ito simulan ay tahimik ang inyong paligid, walang galit at inggit sa inyong puso at positibo ang inyong pakiramdam na ang gagawin ninyong ritual ay magkakaroon ng katuparan. Ang full moon o kabilugan ng buwan ay isang napakahalagang bahagi ng cycle o siklo ng buwan kung saan ang buwan ay lubos na bilog at ganap na nakikita sa kalangitan. Ang full moon ay madalas na itinuturing na panahon ng kapangyarihan, pagpapalakas at pagpapahayag ng pasasalamat sa usapin ng mga ritual. Ito rin ay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas upang gawing epektibo ang mga ritual. Ito ay isang oras ng pagpapalakas ng mga intensyon at layunin at pagtanggap ng enerhiya mula sa kalangitan. Ang full moon ay isang panahon ng pasasalamat at pagpapahayag ng pagkilala sa mga biyaya at tagumpay na iyong tinatamasa. Ito ay isang pagkakataon upang magbigay pugay sa mga bagay na iyong nakamit at sa mga taong nagbigay ng suporta sa iyo. Ang full moon din ay isang magandang panahon upang isagawa ang mga ritual na nauugnay sa pagpapalakas, pagpapahayag ng pasasalamat, at pagpapalaya sa mga bagay na hindi na kailangan. Ito rin ay isang panahon ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa mga banal na entity o sa iyong sariling spiritual na pinaniniwalaan. Maaari kang magpasalamat sa mga biyayang iyong tinatanggap at hilingin ang patuloy na gabay at suporta. Sa kabuuan, ang full moon ay nagbibigay ng isang mahalagang pagkakataon para sa pagpapalakas, pagpapahayag ng pasasalamat at paggawa ng mga ritual na nakapagbibigay lakas at nakapagdudulot ng positibong epekto sa iyong buhay at kapaligiran. Ito ay isang espesyal na panahon na dapat mong gamitin upang magtagumpay at magbigay pugay sa mga biyayang iyong tinatanggap. Narito ang isang simpleng ritual para sa iyong sapatos para makamit ang kasaganaan, tagumpay at kayamanan. Mahalaga rin na magkaroon ka ng tamang disposisyon at positibong pananaw sa buhay upang makamit ang tunay na swerte at kasiyahan. Maaari niyo itong gawin ng kahit na anong oras sa gabi ng full moon sa darating na October 17. Siguraduhin lamang na tapos na ang inyong mga gawaing bahay upang makapag-focus kayo sa ritual o pampaswerte na inyong gagawin. Bago mo gawin ang ritual na ito sa iyong sapatos, maaring bago o lumang sapatos o ang sapatos na palagi mong ginagamit, ay siguraduhin malinis ito mula sa alikabok at sa kahit na anong klase ng dumi. Maaari mo itong punasan ng maayos gamit ang tamang kagamitan tulad ng tela o brush. At pagkatapos mo malinis ang sapatos na gagamitin sa ritual, ay maghanda ng isang malinis na barya na kahit na anong halaga na hinugasan sa tubig na mayroong asin at pinatuyo ito sa hangin at huwag pupunasan ng kahit na anong klase ng pamunas. Magdadala ng swerte sa iyo ang paglalagay ng pera sa loob ng sapatos. Ito ay isang paraan ng pagtanggap ng swerte at ng yaman. Ang barya ay simbolo ng kabuhayan at yaman
at ito ay magre-representa ng pera, kasaganaan at tagumpay sa kabuhayan. Ginagamit ito sa mga ritual upang hilingin ang pagdami ng pera, pagtaas ng kita at pangkalatang kasaganaan sa buhay. Samantalang ang sapatos ay karaniwang sumisimbolo ng paglalakbay, pagtahak sa bagong landas o pagbabago sa buhay. Ginagamit din ito sa mga ritual upang hilingin ang proteksyon, comfort at tagumpay sa mga hamon ng buhay. Sa kabuuan, ang bariya at sapatos ay maaaring kumatawan sa pangkahalatang layunin ng pag-asa para sa kabuhayan at tagumpay, kasama ang hiling na magkaroon ng sapat na yaman at proteksyon laban sa anumang pagsubok. Pagkatapos mong malinis ang sapatos at ang bariya, ay hawakan ang sapatos at ang bariya na ito at manalangin. Ipanalangin mo ang iyong intensyon para sa swerte, proteksyon at kasaganaan. Magdasal at mag-meditate ng kaunting sandali upang ilagay ang intensyon ng positibong enerhiya sa sapatos na iyong gagamitin. Narito ang isang simpleng panalangin na maaari mong gamitin, gayahin o pakinggan habang inilalagay ang bariya sa iyong sapatos sa panahon ng full moon. Maaari mong baguhin o gawing personal ang panalangin ito ayon sa iyong sariling pananaw, paniniwala, pangangailangan at pananampalataya. Ang mahalaga ay magsalita ng buong puso at mayroong positibong intention habang isinasagawa ang ritual. Ang panalangin ito ay nagpapakita ng pasasalamat, paghiling ng gabay at pagtitiwala sa Diyos at sa espiritual na kapangyarihan ng buwan. Mahal na Panginoon, sa harap ng kaharian ng buwan na nagtatampok ng kanyang kaharian, ako'y humaharap sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Hinihiling ko ang iyong biyaya at gabay sa aking ritual na ito gamit ang sapatos at ang bariya. Panginoon, ipahintulot mo sa sapatos na maging simbolo ng aking paglalakbay tungo sa kasaganaan at tagumpay. Naway gabayan mo ako sa bawat hakbang na aking gagawin patungo sa aking mga pangarap at mga layunin. Sa tulong ng bariya, ipinapanalangin ko ang sapat na yaman at kabuhayan para sa aking pamilya. Naway magdala ito ng mga pagkakataon at pagbabago sa aming buhay upang mapaunlad namin ang aming kalagayan. Hinahangad ko ang proteksyon mula sa anumang masamang puwersa sa aming paligid. Naway patuloy mo kaming gabayan at pagbalain sa bawat yugto ng aming buhay. Mahal na Panginoon, nais ko pong hingin ang iyong pagpapala para sa aking sapatos. Sana po ay maging tama ang aking pasya sa pagpili nito at naway magsilbing swerte at proteksyon para sa akin habang ako'y naglalakad sa daan ng buhay. Naway magdala ito ng kaginhawaan at kasiyahan sa bawat hakbang na gagawin ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa akin sa paglalagay ko ng perang ito sa aking sapatos. Humihiling ako ng iyong patnubay at proteksyon. Naway magdala ito ng kasaganaan at kasiyahan sa aking buhay. Tulungan mo akong magamit ito ng maayos at makatulong sa aking mga pangangailangan. Amen. Muling paalala na maaari mong baguhin o gawing personal ang panalangin ito ayon sa iyong sariling pananaw at paniniwala. Ang mahalaga ay magsalita ng buong puso at may positibong intensyon habang isinasagawa ang ritual. Ang panalangin ito ay nagpapakita ng pasasalamat, paghiling ng gabay at pagtitiwala sa Diyos o sa espiritual na kapangyarihan at maging sa kapangyarihan at enerhiya ng kabilugan ng buwan. Ganunpaman, mahalaga na tandaan na ang pananampalataya at pananaw ng bawat tao sa panalangin ay personal at maaring mag-iba-iba. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng iyong kakaibang ugnayan sa espiritualidad. Pagkatapos mong humiling at manalangin at magpasalamat, ay lumabas at pasinagan sa liwanag ng kabilugan ng buwan ang sapatos na nilagyan mo ng bariya sa loob ng isang oras o higit pa.
Kung umuulan naman ay maaari itong ilagay sa bintana dahil ang enerhiya ng buwan ay andyan lamang kahit na ito ay natatakpan ng mga ulap. Makalipas ang isang oras o higit pa ay itago ang sapatos at maaari mo na itong gamitin kinabukasan at pabayaan lamang doon ang bariya. Maaari mo din ulitin ang ritual na ito sa susunod na full moon upang muling ma-charge ng enerhiya at kapangyarihan ng buwan. Pangalagaan ang iyong sapatos at siguraduhin hindi ito mabilis na masisira at huwag itong isusuot sa mga lugar na maaring makasira sa kanyang kalidad at kagandahan. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipagtiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, maliit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari. Kaya't makabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte, kasaganaan, tagumpay at proteksyon ay tuluyan na nating makamit sa ating buhay. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.